bago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyo man. Kasama mo sa palasyo ng Malacañang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. Biyernes na ng umaga, mga kasama. Kami po yung mga radyo man, ako si Buddy Oberas. At 3 na po sa buwan ng Abril 2020. Ako si radyo man Willie Delgado Jr. Live tayo nationwide sa lahat po ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook RMN News. Headlines, RMN News Nationwide. Massive testing sa mga may hinihinalang kaso ng COVID-19. Planong isagawa ng gobyerno sa kalagitnaan ng Abril. We expect that by April 14, we shall be able to start massive testing. Vice President Lenny Robredo nag-flip lang ng kanyang buhok sa kabila ng pahayag ng isang opisyal ng Presidential Anti-Crime Commission na dapat paimbestigahan siya. Naman po tayo, kailangan gumalaw. Pilipinas lalahok sa solidity trial ng World Health Organization para makahanap ng gamot laban sa COVID-19. Ito po ay isang malawakan pag-aaral kasama ang iba't ibang bansa. Interagency Task Force, pinayagan na ang 12 oras na operasyon ng mga establishmento nagbebenta ng essential products. Their store operations to a maximum of 12 hours. DOST, namahagi ng gawang Pinoy ng medical device na makabawas ang contact sa pagitan ng health workers at COVID-19 patients. Sa balitang tatakaraman, Negrense face mask drive inalunsad sa Negros Occidental. Sa Ibayong Dagat, kabuang pila ng mga positibo sa COVID-19 sa buong mundo, pumalo na sa higit 1 milyon. Sa sports, dating NCAA Rookie of the Year, Jonathan Banal, magiging bagong head coach ng Rizal Golden Coolers sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Showbiz, Yeng Constantino, gumawa ng kanta para sa mga healthcare workers. Weather Update, RMN News, Nationwide. Mga kasama, Radyo Man Willie, uminom muna tayo ng mainit na tsokolate habang mananatiling maula po hanggang sa maula pa ang kalangitan. May kalat-kalat na paulan sa bahagi ng Batanes, Babuyan Group of Islands. Sa bahagi naman ng Metro Manila, mga karadyo, asaan po ang mainit at malisangan na temperatura sa buong araw? Maaliwalas naman po ang magiging panahon sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies na umiiral. Sumigat po ang araw kanina ng alas 5:50 at lulubog mamayang alas 6:09 ng gabi. Bayani Juan, laban sa COVID-19. RMN News Nationwide Special Coverage. Mga kasama, plano na maglunsad ang pamahalaan ng tinatawag na mass testing para po sa mga individual na mahinihinalang kaso ng COVID-19 mula April 14. Yan ay matapos ay accredit ang Siam na ospital para sa COVID-19 testing bukod pa sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Ayon kay National Policy Against COVID-19 Chief Implementer, Presidential Advisor din on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, pinamamadali na po ang accreditation ng mga laboratorio para masimula na ang malawakang COVID-19 testing sa mga persons under investigation at persons under monitoring. On massive testing for PUIs and PUMs, we're also determined to fast track the accreditation of substantial laboratories so we can start the massive testing of the PUIs and the PUMs. We expect that by April 14, we shall be able to start massive testing. Sinabi rin po ni Galvez, puspusan na rin ang pagsasayo sa ilang establishmento para gamitin mass quarantine facilities. Para kay Galvez, isang magandang senyales ang mababang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 nitong mga nakalang araw. The increase of the new cases has been 322, which is lower than the highest cases that we had last few days ago of 538. This is a good sign. We are gaining the battle despite the many tests that we had right now. Tiwala po siya na tataas pang bilang naman na mga gumagaling sa mga susunod na araw at mababawasan din ang mga namamatay sa nakahawang sakit. In these parameters, we need that the rate of death will be diminished to the minimal and to zero. And we want to increase the recovery of our patients.
Sa ngayon, sinasabing concentrated ang virus sa Metro Manila, mahigit sa 1,500 na kaso. Sa labas naman po ng NCR, mabilis kumalat ang COVID-19 sa Southern Tagalog. Tumatas din ang kaso sa Regions 11, 8, 2 at Cordillera Administrative Region, habang mahina ang pagkalat ng virus sa Regions 9, 12, 5 at 8. Sa datos din ng Department of Health, umabot na sa 2,633 ang kaso nga ng COVID sa bansa. Nasa 107 po ang nasawi, habang 51 na ang gumaling. Pinasalamatan ni National Policy Against COVID-19 Chief Implementer Retired General Carlito Galvez ang pribadong sektor sa kanilang donasyon at pagtulong sa harap ng pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Ang kay Galvez magbibigay ng 500 milyong pisong halaga ng personal protective equipment para sa frontliners, si San Miguel Corporation President and Chief Operating Officer Rmn Ang. Bukod sa PPE, magbibigay din si Ang ng 100 ventilators. Dagdag pa ni Galvez, nasa 30,000 PPEs naman ang idodonate ng Soler Resort. We are soliciting the PPEs to our very gracious donors, and we are expecting to have 30,000 of those coming from Soler from Mr. Rason. And we'd like to also thank Mr. Rmn Ang for pledging to support more than 100 ventilators that they will procure from different sources. And also they promise to buy additional PPEs worth 500 million pesos. Ang Indian Commerce ay bibili ng 6 milyong mask na ipapamahagi sa iba't ibang drugstore sa tibibenta sa mas mababang halaga. Ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor ay tiyak na mag-normal na ang medical supplies. Ang PNP po tiniyak na magiging maayos din ang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa malubhang apektado na enhanced community quarantine. Para sa detalye, Rajaman Rea, Mamugay. Iniutos na ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa kay PNP Deputy Chief for Operation at Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eliasar na maging handa sa pagtulong sa DSWD sa pamamahagi ng cash assistance sa mga lubhang apektado ng enhanced community quarantine. Ayon kay Gamboa, sa mga susunod na araw ay aarangkada na ang pamimigay ng cash assistance at aasahan ng presensya ng mga pulis sa pamimigay nito katuwang ng mga taga-DSWD. Prioridad ng PNP ang pagtiyak ng maayos at mabilis na sistema ng distribution ng cash assistance. Tututukan rin ng PNP ang mga posibleng pagkalat ng fake news na nagdudulot ng gulo sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong, katulad ng nangyari sa Quezon City kamakailan kung saan nagresulta sa mass action. Bukod sa PNP, kasama rin sa Joint Task Force COVID Shield ang AFP, Coast Guard at Bureau of Fire Personnel na inaasahang tutulong sa pamamahagi ng cash assistance. Matatanda ang inutusan ni Pangulong Duterte ang PNP na tulungan ang DSWD sa pamamigay ng cash assistance sa mga lubhang apektado ng community quarantine. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Raya Mamogay, Tatak RMN. Sa Negros Oriental Enhanced Community Quarantine, ipinapatupad na ngayong araw. Kasama natin sa balita, Radyo Man, Anthony Maginsay ng Rmn Dumaguete. Simula 12:01 kanina, ipinatupad na sa provincial government ang ECQ, Enhanced Community Quarantine, sa buong lalawigan upang labanan ang banta ng COVID-19 pandemic. Kahapon, sa isang press conference ng lokal na pamahalaan ng Dumaguete, hinikayat ng alkaldi ang publiko na huwag nang lumabas sa bahay, maliban na lang kung may bibilhing pagkain, gamot, gamit ang ECQ pass o quarantine pass sa mga hindi residente sa lungsod. Payo ng alkaldi na huwag na pumasok sa syudad. Samantala, abala ang mga kawani sa LGU sa pag-imprinta ng mga ECQ pass. Hindi pa kasi lahat na mga residente ang nagbigyan ng quarantine pass. Ang PNP naman, may babala sa publiko si Police Colonel Julian Intuma, Provincial Director. Anya, may mainam na martili na lamang sa kanilang bahay ang mga tao at sundin ang ECQ provisions upang walang mag-quarantine sa loob ng bilangguan. Dagdag ni Intuma, di naman kailangan mag-panic buying ang publiko dahil bukas naman lahat ng grocery stores, drug stores at ang mga palengke. Ang kasama mo sa DYWC Dumaguete, Radyo Man, Anthony Maginsay, Tatak, RMN. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Idinaan naman ni Vice President Lenny Robredo sa Twitter ang kanyang sagot sa payag po ni PICC Commissioner Manuelito Luna
na dapat imbestigahan ang kanyang tanggapan dahil sa manig kompetisyon niya sa gobyerno pagdating sa relief efforts para sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Robredo, unang ibinato sa kanya ay electoral protest na sundan po ng impeachment complaint at nagkaroon ng sedition case at indirect contempt. Banat niya, kailangan bang personal na dumalo sa investigasyon ng NBI dahil marami pa siyang trabaho? Sa tweet, sinamahan pa niya ng isang animated graphic image ng kanyang sarili na hinawi ang kanyang buhok. Una lang sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na ridiculous at inappropriate ang pahayag ni Luna sa gitna po ng COVID-19 crisis. Taugnay nito mga kasama, iginitama ni Citizens Crime Watch President Diego Magpantay na parte pa rin ang pamahalaan si Robredo kahit may karapatan itong tumulong. Si VP Lenny Robredo ay meron siyang sariling pinalabas na service vehicle. So, sinasabi po nila na si VP Lenny ay parte ng gobyerno. Pero ang sa atin naman po, lahat naman po tayo kailangan gumalaw. Kung meron po tayo mga gawa inisiyatiba upang makatulong, ay bakit po hindi? Samantala, para po kay DILG Secretary Eduardo Anyo, walang mali sa isinasagawang relief efforts ng Office of the Vice President. PACC nililaw na hindi pinaiimbestigahan si Vice President Lenny Robredo. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Angel Ronquillo. Nilinaw ng Presidential Anti-Corruption Commission na hindi nila hinihikayat ang sinuman na imbestigahan si Vice President Lenny Robredo. Ito ang sinabi ni PACC Commissioner Greco Belhica matapos ang naging pahayag ni PACC Commissioner Manuelito Luna na dapat umanong imbestigahan ng NBI ang Vice Presidente dahil sa illegal solicitations ito na tila nagiging kakompetensya ng efforts ng national government sa pagtugon sa pangailangan ng publiko sa gitna pa rin ng banta ng COVID-19. Ayon kay Belhica, personal na opinion ito ng isa sa kanilang mga commissioner at hindi notwist na salamin ang sentimiento ng buong komisyon. Sila anya sa PACC ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong sa frontline workers, kabilang na dyan si VP Robredo. Hindi anya ito panahon upang mamulitika. Ang pinaka-concern nila sa kasalukuyan ay matiyak na mga pangailangan ng bawat Pilipino ay maibibigay, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Bayan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Angel Ronquillo, Tatak, Rmn. Opisyal po ng PACC na nagsusulong na investigasyon kay VP Robredo, pinagsabihan din ni Senator Go. Para sa detalye, Radyo Man Grace Mariano. Maging si Senator Christopher Bongo na kilalang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi rin nagustuhan ang pahayag ni Presidential Anti-Corruption Commission o PICC Commissioner Manuelito Luna na dapat imbestigahan ng National Bureau of Investigation si Vice President Lenny Robredo. Mensahe ni Senator Go sa mga opisyal na hindi nakakatulong sa sitwasyon ngayon dahil sa COVID-19, i-quarantine ang bibig o kaya'y umalis na lamang. Ayon kay Go, sila ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang administrasyon ay patuloy na nananawagan sa mga Pilipino na magtulungan at magbayanihan para malampasan ang dinaranas nating krisis. Diinigo dapat ay welcome ang lahat ng mga gustong tumulong at welcome din ang mga bumabatikos na magbigay ng kanilang rekomendasyon. Pakiusap ni Go sa lahat maging parte ng solusyon at huwag nang dumagdag pa sa problema. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, Rmn. Lalahok ang Pilipinas sa solidarity trial na ginagawa ng World Health Organization para maka-develop ng potensyal na gamot para sa COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, magiging kinatawaan ng ating bansa para sa nasabing pag-aaral si Dr. Marisa Alejandria ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Disease. Makakasama din niya si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magsisilbing official liaison ng DOH sa WHO Solidarity Trial. Tayo po ay sasali sa Solidarity Trial na ginagawa ng World Health Organization para sa COVID-19. Ito po ay isang malawakan pag-aaral kasama ang iba't ibang bansa para makahanap ng lunas para sa COVID-19. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na layunin ng Solidarity Trial na alamin ang kung ligtas at epektibo ang iba't ibang gamot laban sa nakahawang sakit. Higit 45 bansa na ang sumali sa inisyatibo. Sa ngayon, mayroong 50 candidate vaccines at ilang clinical trials ang isinasagawa.
Pinayagan na po ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagpapalawig sa operating hours ng mga establishmento na nagbibenta ng mahalagang serbisyo. Ayon kay IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, pinayagan ng task force ang 12 oras na operating hours po ng mga grocery stores, supermarkets, wet market, botika, di pang retailers. Anya, nasa local government units na ang pasya na magpatupad naman ng schemes na maaaring gawin para masunod ang social distancing. Extend their store operations to a maximum of 12 hours. LGUs are directed to allow in the operation of wet market. LGUs are encouraged to adopt reasonable schemes to ensure compliance with strict social distancing. Una nang narekomenda ni Trade Secretary Ramon Lopez sa IATF ang pagpapalawig sa store hours para maibisan po ang mahabang pila sa mga pamilihan ngayong umiral pa rin ang enhanced community quarantine. Nagkatid ang Department of Science and Technology sa Philippine General Hospital ng higit 100 unit ng device na kayang sukatin ang vital signs ng pasyente. Ang device ay tinatawag na RX Box. Ayon sa DOST, ang RX Box ay isang multi-component biomedical device na kayang alamin ang temperature, blood pressure, rate, heart rate, oxygen saturation, uterine contractions at electrocardiograms readings. Makatutulong nila ito sa mga healthcare worker na i-monitor ng sabay-sabay ang mas maraming pasyente. Mababawasan din ito ang contact sa pagitan ng health worker at pasyenteng may COVID-19. Ang RX Box ay binubuo ng mga researcher ng UP, University of the Philippines, Manila, at Diliman sa tulong ng DOST sa pamagitan ng Philippine Council for Health Research and Development. Sa Surigao City, Masama, may namatay po na person under investigation pero negatibo ang resulta sa COVID-19. Para sa detalye, Rajman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Ipinalabas na ang resulta sa swab sampling sa isang namatay na person under investigation PUI sa Surigao City. Sa lab result, negatibo ito sa coronavirus 19. Tinukoy na ang ikinamatay nito ang chronic kidney disease lalo na ilang beses na rin itong sumailalim sa dialysis. Ayon kay Dr. Jose Lacuna Jr., ang Department of Health Regional Director, masaya sila sa naging resulta at parang nabunutan ng tinik. Sa buong bansa, nag-iisa na lamang ang Caraga Region na walang nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon, dalawa na lamang ang admitted sa PUI sa loob ng Caraga Regional Hospital at naghihintay na lamang na paglabas ng swab sampling. Umaasa rin ang DOH na negatibo pa rin ito sa COVID-19. Kasama sa DXRS Surigao, itong yung Radyoman, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Abangan sa balitan Tatak RMN, Negrensi Face Mask Drive, binilunsad sa Negros Occidental. At sa sports, Jonathan Banal magiging bagong head coach ng Rizal Golden Coolers. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Sa gitna ng pagsubok ng panahon, sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para lumaban. Gusto ko pong magpasalamat sa mga frontliners natin sa buong bansa. Sa mga pumapasok sa kani-kanilang trabaho para tugunan ang aming pangangailangan, daghang salamat. Sa militar, kapulisan, security guards, volunteers, pharmacists, grocery merchandisers, janitors, cleaners, traffic enforcers, bank employees, barangay officials, journalists, damo gid nga salamat. Marami ka mukha, iba't-iba ang iyong pahanga, dalangin ko kaligtasan mo nasa una. Sa mga health workers natin sa iba't ibang ospital, maraming maraming salamat sa inyong tapang sa pagharap sa kalaban para isalba kami sa panganib. Sa mga doktor, lalo na sa ibinuwis ang buhay, kayo po ay tunay na bayani. At hindi namin kayo makakalimutan. Salamat po. R
RMN Networks ay sumasaludo sa ating mga frontliners. Sabay-sabay nating labanan ang COVID-19 para sa bayan ni Juan. Salamat sa lahat sa iyo ng nasa unahan. Balitang RMN. Sa Cagayan, tatlong nurses at isang doctor kabilang sa Siam na nagnegatibo po sa COVID-19. Para sa detalye, Rajaman Jeronimo Dig ng IFM Cagayan. Kinumpirma ng pamunuan ng Cagayan Valley Medical Center na umabot na sa Siam ang nagnegatibo sa coronavirus o COVID-19 sa buong lambak ng Cagayan. Ayon kay Medical Center Chief Dr. Glenn Macho Bagao ng CVMC, nagnegatibo sa ikalawang COVID test ang mga pasyenteng una nang nagpositibo sa COVID-19. Una nang napaulat, ang tatlo sa anim na pasyente ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan matapos na magnegatibo ang kanilang ikalawang resulta. Kabilang din sa mga nagnegatibo sa ikalawang COVID test result, ang tatlong nurse at isang doktor matapos mapaulat na nakaramdam sila ng ilang sintomas ng nakamamatay na sakit. Sa kabila ng 21 kaso ng COVID-19, siyam na ang nabawas sa naturang bilang ng kaso. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo Dig, Tatak, RMN. Sa Cebu naman, disinfecting tents ipapamahagi sa malibang lugar sa Lawigan. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinaya ng RMN Cebu. Nais ng lokal na pamalaan sa Lalawigan at Cebu na malagyan ng mga disinfecting tents ang iba't ibang mga pasilidad sa probinsya. Ayon kay Governor Gwendolyn Garcia, plano nitong lagyan ng disinfecting tents ang mga district at mga provincial hospitals, mga checkpoint areas at mga munisipyo upang madisinfect sa mga tao bago ito pumasok sa isang pasilidad. Kahapon ay personal na sinubukan ni Garcia ang sanitation tents na inilagay sa Provincial Capitol Building. Ang disinfecting tents na tinatawag na sanitation at iba pang mga personal protective na kagamitan ay ginawa at donasyon ng mga negosyante, professionals at mga local designers sa Cebu. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, ang inyong Radio Man, Ken Galinaya, Tatak, RMN. Samantala sa Negros Occidental, ito na po yung mga Negrense face mask drive nila, ilulunsad po sa Lalawigan. Para sa detalye, Radio Man, Albert Hiner, RMN Bacolod. Inilunsad ng provincial government ng Negros Occidental ang Negrense face mask drive na nananawagan ng tulong mula sa publiko para makatipon ng 3 million face masks para sa mga frontliners, health workers at iba pang nangangailangan na mga residente. Marso 31 lang pinirmahan na Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Executive Order 2022 na nag-oobliga sa mga Negrense na magsuot ng face mask sa mga pampubliko na mga lugar. Target nito na hindi na kumalat ang COVID-19 virus at mapaigting pa ang kampanya nito. Inuutusan din ang mga pulis at mga barangay officials na siyang mag-monitor sa implementasyon. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner, Tatak, RMN. Sa BARM Interagency Task Force, patuloy na hinahanap ang ilang dumalo sa religious conference sa Malaysia dahil sa posibleng kaso ng COVID-19. Kasama natin sa balita, Rajuman Amer Sinsuat ng RMN Cotabato. Patuloy ang paghanap o paglocate ng Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM Interagency Task Force on COVID-19 sa 156 na dumalo sa tablig religious gathering sa bansang Malaysia. Sinabi ni Cabinet Secretary at spokesman ng BARM IATF Minister Asnin Pendaton na 37 katao na ang kanilang na-trace up o nahanap na at masusin nila itong minomonitor sa kasalukuyan. Ang ibang pangalan na nakuha nila sa Department of Foreign Affairs ay patuloy nilang hinahanap para sumailalim sa quarantine. Malalang abot naman sa 19 sa kabuang 215 Pinoy na dumalo sa tablig conference sa bansang Malaysia ang nagpositibo sa coronavirus o COVID-19. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Sa Agusan del Norte, senior citizen na tangkapong managa sa COVID-19 checkpoint, patay matapos naman binaril ng pulis. Para sa detalye, Rajuman Archer, Kapadeso ng Armin Butuan. Isang bala ng kalibre 9mm na baril ang tumapo sa buhay ng isang senior citizen matapos itong tangkang tagain ng dalang itak ang isang pulis na nagbabantay sa anti-COVID-19 checkpoint sa bayan ng Nasipit sa Agusan del Norte. Kinilala ang biktima na si Juni Piñar, 63 taong gulang, samantalang ang pulis na suspek ay nakilalang si Police Staff Sergeant Rully Lunis ng Nasipit Municipal Police Station. Ayon sa ulat, pinagsabihan umano ng isang barangay
tanod ang naturang biktima na magsuot ng face mask kung lalabas ng kanyang bahay para makaiwas sa COVID-19. Ngunit sa halip na sumunod ay nagalit ito at tangkang tagain ang barangay tanod sa kanyang dalang itak. Nagsumbong sa pulis ang naturang tanod at rumisponde si Staff Sergeant Leonis, ngunit siya na ang hinarap ng biktima kaya't binaril ng pulis at tinamaan sa ulo ang senior citizen at namatay. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Nasipit Municipal Police Station ang nakabaril na si Police Staff Sergeant Leonis. Kasama mo sa Armen Butuan, Radyoman Archer Rapid Capadiso, DXBC Tatak Armen. Business News, Armen News Nationwide. Inihayag po ng Philippine Ports Authority na posibleng mahinto muna ang pagpasok ng mga produkto sa pantalan ng Maynila. Ayon sa Philippine Ports Authority, ito dahil sa mga nakatambak na hindi po nakukuha ang kargamento kaya't naipon naman ito sa pantalan. Abatid na naipon naman ito dahil kulang ang matauhan, bunsod nga po ng ipinatupad na enhanced community quarantine, mga kasama. Palitan ng piso kontra dolyar 50.78. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Itinalaga ang dating NCAA Rookie of the Year na si Jonathan Banal bilang bagong head coach ng Rizal Golden Coolers sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Ang 31-year-old na si Banal ay nagsilbering team manager at papalit kay JP Gayoso bilang coach ng koponan. Mga kasama, sa kasalukuyan si Banal din po head coach ng Philippine Navy Women's Basketball Team at assistant coach ng Marinerong Pilipino sa PBA D-League. Matatandaan bumagsak ang record ng Rizal Golden Coolers sa 722 na record na naging kahuli-hulihan sa North Division ng 2020 MPBL Lacan Cup. Balitang Showbiz, RMN News Nationwide. Yang Constantino, gumawa ng kanta para sa mga healthcare workers. Kung anong kanta ito, alamin natin mula kay Mama Lou. Buong pagpapakumbabang humingi ng tawad sa medical professional si Yang Constantino. Kinailangan itong gawin ng 31 years old singer-songwriter dahil gusto niyang magpaabot ng encouragement video message sa healthcare frontliners. Pero hindi lang simpleng video message ang alay ni Yang sa mga doktor at nurses na abala ngayon sa paggamot sa libo-libong tinamaan ng coronavirus disease sa bansa. Sumulat din si Yang ng kanta para sa mga ito na may pamagat na kumapit at ipinost sa Instagram. Sa caption post ni Yang, sinabi niyang nakarating sa kanya ang pangangailangan ng encouragement ng ilang doktor. Pinanghihinaan raw kasi siya ng loob sa mga medical professionals na abala ngayon sa pagbibigay lunas sa mga nagpositibo sa virus. Kakapit. Nakakapit ka na? Kapit. Eto na, kumapit na ako. Samantala, bisitahin ang aming Facebook page, Ornament DSXL 558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DSXL Events at DSXL Radio. Trabaho. Yan ang trending chika ngayong Friday morning. Ako si Mama Lu. Ito na. Ornament. Nawala. Nahiya, mga kasama. Hindi ko narinig yung bagsak tuloy. World News, RMN News Nationwide. Nako, malungkot na balita naman dahil nasa 1 million na po ang kabuang bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa global tally, mga kasama, ng Johns Hopkins University, patuloy ang pagtaas po ng kaso sa Estados Unidos. Merong ngayong higit sa 200,000. At sa Europa naman, bukod sa pag-akyat ng bilang ng positibo sa virus, ay dumarami pa rin ang mga na itatalang nasawi. Maabot na sa 37,709. Sa ngayon, naabot na po sa 51,364 ang bilang ng namatay sa buong mundo dahil sa virus. Stay home, mga kasama. At patuloy po tayo magdasal na isang umaga, mawawala rin si COVID-19. Kami po ay umapil na rin, tutok lang sa lahat ng RMN stations nationwide sa mga tamang impormasyon at balita. Kami po yung mga nagagandahan na laking Radyo Man. Happy weekend everybody. Ako si Buddy Oberas. Ako po si Radyo Man Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyo Man. Buong bansa, RMN News Nationwide.
Paalala lamang po sa mga naghahanap ng food supplement na epektibo ang makakatulong po sa may mga diabetes, lalo tigit hypertension, oho, maraming dugo na nagdudulot na iba't ibang sakit. Andito po ang solusyon, Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold, mas pinabisa, makasama, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted. Meron siyang extracted. Galing sampalaya, angustin, malunggay, garlic at spirulina. At pwede pong mabili na ito sa South Star, the generics pharmacy. Dito sa amin sa DCXL, meron na eh, kaya lang hindi pa ho kayo pwedeng pumunta. Tawag lang muna. Tawag muna ha. Naka-ECQ pa ho tayo. 0927-519-2267. Ang number na dapat yung tanda at i-save sa phone book ha. Mag-text po muna kayo para sa advance reservation order. Para sa Santone Plus Gold. Napin si Kiko, kayo mga guards namin sa DCXL Roger Trabaho Station. Oras! Rantay, uno makalipas ang alas 7. Good morning!